Ngayon, yung Divisoria binenta, kaya dapat ang maging procedure niyan, kapag ka itong mga lungsod na ito, ha, na matakaw sa pera, mga kaibigan, merong mga ordinansang ipatutup o ipapasa para maipatupad dahil pagkakapirahan. Ang ating suggestion dyan para tuminuyang mga yan, ha, at hindi matulad sila si Hani Lacuna sa panahon ni nung tatay niya. Ha, hindi siya matulad sa tatay niya na pina-aresto yan eh, pinakulong ni Marcos yung tatay niya. Dahil isinumbong sila nung kaibigan ni Marcos na nautosang magumawa ng tax mapping program sa Maynila nung martial law. Ha? O kinulong si yung tatay ni Hani Lacuna na naging sanhi ng pagkamatay ng lolo niya, mga kaibigan, sa sama ng loob. Oh, ngayon, ang sinasabi natin, dapat bago ma-implement, kung pwede o hindi, dapat ma-implement ang isang ordinansa, dapat yan maging subject ng pag-review. Ha? Hindi naman naaalis ang mandate nila eh, kung gagawin mo yun eh. Yung mandato bilang elected officials o councilor at vice mayor, o hindi naman apektado yun eh, kasi nagpasa kayo. Pero, not necessarily pag pinasan ninyo, lalo involved dyan pera, bentahan, o kaya pagkakapirahan. Ha? Abay, dapat yan subject for review ng halimbawa tanggapan ng ano yan, magkakasamang tanggapan, Department of Justice, yung Solicitor General, yung DILG, ha, composite, mga kaibigan. Merong tanggapan na ganyan dapat na re-reviewin muna yung mga ordinansa kasama na ang MMDA doon, para hindi inaabuso. Eh wala nang alam itong mga ito kundi panong kutungan ng publiko eh. At ginagawa nilang kumot yung mandate na pwede silang magpasa ng ordinansa. Eh pag-abuso na yan eh. Hindi na sa ikabubuti yan eh, mga kaibigan eh. Iba yung sa ikabubuti sa inaabuso na ninyo ang inyong mandato at kapangyarihan. Oh, dapat yan magkaroon ng review, automatic, subject for automatic review ng isang composite body na bubuuin ng iba't ibang tanggapan o departamento ng national government upang masiguro na yung mga ipatutupad na ordinansa katulad niyan ay kinakailangang matiyak na wala po itong kokontrahin at lalabagin sa saligang batas. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire! O, hindi ho ba, mga kaibigan? Eh, hindi kasi nag-iisip na eh. Ayaw na mag-improve eh. Eh, hindi naman tayo nag-o-overlapping dun eh. Hindi katulad ng mga iba't ibang tanggapan sa pagpapatupad pa lang niyang batas trapiko, overlapping na eh. May MMDA, mayroong kotong enforcer ng LGU. Kung ano-ano, may LTO, ha? May LTFRB. Isipin ninyo, lahat yan nagpapatupad sa traffic pero wala naman nalulutas. Mga kaibigan, hindi naman nasusugpo yung mas pagsikip ng trapiko. Hindi naman nila napapaluwag. Ang daming tanggapan yan, oh. Meron pang PNP. Mga kaibigan, isipin ninyong kalukuhan niya, yan ang overlapping na tinatawag. Nagtatayo ka ng ahensya para ma-duplicate. Ha? Para maging katulad lang ng isang ahensya.
Oh, hindi ba? Tapos pasusweldohin mo. Sipin ninyo yan. O, di ba may programa itong si Presidente Marcos na magkaroon ng downsizing sa tanggapan ng gobyerno, mapaliit. O, pag sinabi mo yon, eh siyempre, ang puntirya nun yung overlapping agency, di ba? Yung nag-overlapping sa kanilang tungkulin, pare-pareho ng gagampan ng tungkulin, magkakaiba ng ahensya, mga kaibigan, nag-overlapping sila. Dapat ang itayo mo, composite. Hindi ba? Kung ano yung nandyan ng mga ahensya, sila ang bubuo ng mga ganong klase ng tanggapan, mga kaibigan. Hindi naman not necessarily ibang opisina yun. Isang beses lang naman nila uupuan ang mga ordinansa na katulad niyan para nababawasan ang problema natin. Sipin mo, pumunta ka sa Korte Suprema, gaano karami hawak na kaso niyan, mga kaibigan, ng Korte Suprema. O, lagi na lang pag may problema para liwanagin ang batas, pupunta ka ng Korte Suprema. Ha? Nagkakaroon tuloy ng pagbara ng mga kaso. 'Di ba? Dahil sa dami. Yung mga importante tuloy na mga kaso hindi na didesisyunan. Lalo na kawawa diyan sa Korte Suprema, alam niyo kung sino. Ba, yung mga nahatulan na mga maliliit na tao na kahit na subject for automatic review ng Supreme Court, tinitingga lang yung kaso. Ha? Lalo na kung walang nag-aasikaso, kawawa mga nakakulong. Lalo na kung ikaw ay nakulong ng walang akwan. Wala kang kasalanan, halimbawa. Hindi ba? Kung hindi sensational yung kaso mo at walang mga influential na taong sangkot, hindi ka influential, hindi ka kilalang tao, wala kang pera, eh natatambak lang yung kaso mo. Nabibimbin lang. Minsan mahaba pa ang ipinagsisilbing pagkakulong. Mas matagal pa dun sa sentensya sa kanya sapagkat hindi umuusad. Ang nauuna siyempre yung mga mga kaso na ang involved dito, mga mayayaman, ma-impluensya. Pero yung mga yun, wala. Walang abogadong magtsatsagan lumakad. Ano'y babayad mo sa abogado? Ano yung abogado? Bayani, mga kaibigan. Bibihira na yung mga abogadong ganon. Ito namang mga samahan ng mga abogado, dapat meron silang ganyan. Di ba? Na tutulong sa mga tao na para mapabilis yung mga yung proseso ng kanilang kaso. Magbobolontaryo ba yan? Hindi magbobolontaryo mga yan kung hindi pagkakapirahan, mga kaibigan. Yan ang malungkot dito sa Pilipinas. Di katulad sa ibang bansa na gumagana ang sistema ng katarungan. Dito talagang hindi gumagana . Pag-isipan lang ng isang mayor na gago, ha? Isang mayor na walang hiya, kung ano gusto niyang gawin, lalo na napapasunod niyang ang konseho dahil nagpapartihan sila, ba'y lahat maibebenta mo. Di ba? Buti na lang di nanalo yan si Isko . Kung nanalo yan, isipin ninyo, mga kaibigan, hindi pa nga presidente, binibenta na yung divisorya. Ano pa hindi ibebenta niyan, mga kaibigan? Di o ba? Ang tigas ng muka. Ha? Kaya siguro hindi naman masyadong nasaktan sa Paris. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Walang preno kung bumatikos!
malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ay walang nang aapit ang pag-ibig. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Bong Revilla! Mamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na